this is Seller Lucia and pasensya na dahil nakapambahay lang ako and hindi ako nag-ayos ngayon for this vlog. Ang tagal kong hindi nakapag-vlog kasi last month, February, I got busy with work and then napadala si Lakwatch ako with my friends. Dahil nakabakasyon ako ngayon, ang ginawa ko ay inuna ko yung kwarto ko. Nag-decide ako na maglinis, magtanggal na mga hindi ko na ginagamit, mini makeover lang kasi hindi naman ako nagpintura, walang kinailangan ng construction or carpintero. Sa mga sumubaybay sa IG stories ko, thank you, and ito na yung room ko ngayon. Itong room ko na to, ito na yung room ko since 7 years old ako. Kasi yung time na lumipat kami sa bahay na to. For me, yung room ko maliit talaga, as in super liit for me kasi ang dami kong gamit. Yung room color ko, nakailang palit na yan, and dito na lang talaga ako naging stable sa white. Hindi ako magro-room tour ha. Ipapakita ko lang yung paglilinis, yung process ng mga kaganapan dito sa kwarto ko hanggang sa naging ganito na siya. That is my dresser. This one I hate. Those are mostly my shopping haul from the mall, online, gifts from brands, PR gifts, mails. This is my shelf, but I still have to clean it. This is my bed. This is where I film. This one naman is my shoe closet. Ako lang nagpintura niyan kasi brown yan and I want it to be white. And this side naman is my closet. Wala naman akong problem sa closet because I do have a lot of clothes in America and my coats and jackets are there, so the thick ones aren't really in here. Ang unahin ko ngayon na linisin ay yung mga makeup ko. Ayoko na masyado mag-isip kung itatapon ko ba to or hindi. Basta pag nakita ko at alam kong hindi ko nagagamitin, itatapon ko na. Okay? Sana dumating na yung furniture kasi ang kalat-kalat na dito. Tapos na yung isang cabinet. So, ang gagawin ko, yung ibang gamit ko, ilalagay ko na doon para pagdating ng isa, medyo clear-clear na dito. Yay! Ngayon, dahil sobrang special ng Somba Yumi sa akin, hindi ko alam kung saan ko sila ilalagay. Ayan na yung status ng aking room ngayon. Finally, tapos na magawa lahat ng furniture. And yan yung dream drawer ko talaga. Sobrang dami kong plano ilagay dito. Tapos skincare. Ayan. So, for now, kailangan ko na lang talaga linisin yung kwarto ko and i-organize sa mga bago kong furniture yung mga gamit na nakakalat. Ngayon naman, sasagutin ko na yung ibang mga messages sa aking IG stories kasi maraming nagtatanong. From Weishal May, add some indoor plant. Naglagay ako ng maliit na aloe vera, ng medium size na aloe vera na parang malnourished and ng maliit na cactus. Pero, yun lang. From Hanver Dawn, how did you organize inside the drawers? Hi! Nilagay ko lang na ayos, tapos iba meron akong tray na may divider. Hindi ko siya masyadong i-explain kasi sa vlog na to, siguro next time pag may room tour na ako. From Sis Shane Russell, hi sis! Hi! Nag-consider ka ba ng theme or color sa room makeover mo? Not really, kasi nga naging stable na ako dito sa color white for a few years na. Before kasi this is all pink, naging Tiffany, naging light green, basta yun. From Alinam na, did you buy makeup organizers? If yes, where? Thank you so much. Wala akong masyadong makeup, kaya hindi ko kailangan yun. From Butchels, are you from Cavite? Yes! From Sis Marjorie Nipaya, how did you manage to clean all the mess? Because my room is such a mess too. Ganito lang yan, sis. Pag nakita mo yung gamit na yun, tanong mo yung sarili mo, gagamitin ko pa ba to? If no is the answer, tapon na yan. Kaya alisin na. From Delisa Virus, gano'n po kalaki yung room nyo and how often do you clean? Yung room ko, hindi ko alam in square meters eh, but for me talaga, maliit siya. So yun, I clean every week, every weekend, and when I'm on a break. Thank you.
lalagyan ko muna nito para may pabigat. Ayan, free lang to sa Zagu. Tapos fake plants kasi wala pa akong real plants. So, yun sa curtain ko, tinanggal ko lang yung metallic pink na lagi kong background sa vlog and pinalitan ko siya nito. Kasi gusto ko na may natural light pa rin na pumapasok sa kwarto ko. And pader lang naman yan ang kapitbahay. Kaya, ayan, okay lang. Itong dalawang Jardin pillow, itatapon ko na kasi break na sila. Ito na yung tinatanong ng lahat. Yung mga furnitures ko ay binili ko sa Furniture Source Philippines. Ito yung desk ko. Ipa-flash ko sa screen. It's very affordable kasi kesa magpagawa pa ako, diba? Or yung desk na yan, Diyos ko po, sobrang bigat. As in, super bigat. Ito naman yung aking drawers. Dalawang ganyan yung binili ko kasi hindi sapat yung isa. Nalagay ko naman yung mga dapat ko ilagay. Yun nga lang, yung iba kong skincare na matataas, nakahiga. Kasi hindi naman sobrang taas ng mga chest na drawers niya. DIY sila pareho. Talagang kailangan yung gamitan ng power tools. Kailangan may katulong kayo dyan. Ako, tinulungan ako ng dad ko, tsaka ng pinsan ko. Thank you po. So, ayan na siya. Ayan ang aking kama. May drawer dyan. And ito pa rin yung aking curtain. Except wala na yung pink. Yan pa rin yung white. Ito pa rin yung bedsheet. Sa gilid ng kama ko, naglagay ako ng fake na plant. Closet ko naman, wala naman na bago. Ito yung pinagkabit ko na drawers. And ayan lang. Jewelries and perfume. Skincare, makeup. Tapos, dito naman tayo sa aking desk. Yan na yung aking shelf. Yan na lang yung laman niya. TV lang pero alisin ko rin yan. Tapos gusto ko kasi ito lang nakalagay, yung laptop lang. Tapos nandito yung mga gamit ko. School supplies, work supplies, mga papers, receipts, everything, mga gadgets. And of course, may maliit pa akong cabinet sa baba. Kasi hindi sapat yung mga yan lang. Tapos ito naman yung aking shoe cabinet. Makalimutan, magpapag-giveaway nga pala ako kasama ng video na to. Thank you kasi 3,000 plus na yung subscribers ko. Mamimigay ako ng dalawang swimsuit na plus size. Two-piece na high-waist. Yan yung mga gusto nyo eh. Yung size nito, hanggang 44 inches na bust and 40 inches na, siguro 36 to 40 inches na waist. Don't forget to like this video, subscribe, follow me on Instagram, and like my Instagram post. So, ayun, good luck! Thank you so much for watching my mini makeover sa aking maliit na bedroom. Di pa siya talaga tapos, but habang tumatagal, nakakabili ako ng mga kailangan ko dito. But as much as possible, ayoko bumili kasi gusto ko muna magtipid. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. And don't forget to shop from Plush. I see you this March kasi maraming parating na bagong damit, maganda-maganda para sa summer. Once again, ito po si Seller Lucia. Thank you very much! Yeah.